Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 6, verses 30 hanggang 33. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya? Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Trusting God for all your needs. Pag-usapan na po natin kung saan i-a-apply ang ating pananampalataya. At ito po sa napakasimpleng sermon ng ating Panginoong Jesus, makikita po natin na mai-a-apply po natin ang pananampalataya sa lahat ng ating pangangailangan. So kadalasan po kasi noon, ang marami ay nagtatanong, ang sabi nila, nagkukulang ba ang Diyos? Nagpapabaya ba ang Diyos? Kadalasan po ay makikita natin ang pagkukulang po ay nasa tao. Kasi ang Diyos po ay nangako na lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang tutugunan. Hindi siya magpapabaya sa atin na Kanyang mga anak. Kaya lang po ang sikreto ay nandirito po sa Philippians chapter 4 verse 19. Ang sabi dyan, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung relationship natin sa Panginoong Jesus, yun po ang magiging susi upang matugunan lahat ng ating pangangailangan. Dahil in Christ Jesus, God will supply all your needs. So makikita niyo po anong area ng buhay natin kadalasan po tayo po ay nagkukulang ng pananampalataya. Sa palagay po ninyo, kadalasan po dun sa ating mga basic needs, dyan po tayo mabilis mabalisa. Dyan po tayo madalas nag-aalala o natatakot. Kaya dito po makikita ninyo po, faith is essential. Kasi alam nyo po, madaling sabihin may pananampalataya ka, kaya lang ang tanong, talaga bang nagtitiwala ka sa Diyos? Unang-una po, we must know God as our Father. Ang sabi po dyan, your Heavenly Father knows. So alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. He cares. He provides. Ang mga hintil po kaya sila natatakot kasi wala silang ugnayan sa Diyos bilang Ama. Nakikita nila ang Ama parang isang Diyos na distant at hindi concerned sa kanilang buhay. Para bagang absent ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya yan po ang problema eh. Worry comes when we think that God is absent. That He doesn't care. Pero kung alam mo na meron kang Ama sa langit at ikaw ay naugnay sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, hindi ka mababalisa. Faith in the Father's heart makes your faith grow. Kaya kung gusto mong lumago ang iyong pananampalataya, una-una, kilalanin mo ang Diyos bilang Ama. Ano po? At He has plans for you. May maganda siyang plano sa buhay mo, kapatid. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, plans to prosper you, to give you hope and a better future. At ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has planned for those who love Him. So ibig sabihin, inihanda niya ang lahat ng bagay para sa iyo, kapatid. I-prepare niya na ang lahat at may plano siya sa buhay mo. Tuturuan kanya, i-guide kanya at igit sa lahat, susuportahan kanya sa lahat ng iyong pangangailangan sa buhay na ito bilang Ama. Ganun pong ibig sabihin ng salitang your Father knows, no? Alam ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Now, to exercise faith, kailangan din, you must know that you belong to His kingdom. Ba't binabanggit pa yung salitang kingdom? Kasi nga po, sabi sa 4:19 ng Philippians, according to His riches in Christ Jesus, sa paghahari ng Panginoong Jesus, masusumpungan mo ang lahat ng iyong pangangailangan. Ang isang believer po, kung talagang meron siyang pagtitiwala sa Diyos, hindi siya mag-aalala sa kanyang food, shelter, or clothing.
Alam niya na itong mga needs na ito ay covered ng Diyos. Ang sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, He has given us everything we need for life and godliness. So malinaw po sinasabi ng Biblia, covered po ang lahat ng iyong pangangailangan. So worry comes when we think that God is not concerned about our needs. Diyan po tayo napapagod sa buhay, nai-stress tayo, nagwo-worry tayo ng husto at pinipilit natin sa sarili nating kakayahan. Ano po, i-produce po natin yung pong ating mga pangangailangan sa buhay. Samantalang pwede naman pala nating ipagkatiwala lahat-lahat sa Diyos. Pwede tayong matulog ng mahimbing at pwede tayong magkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating puso kung meron tayong pagtitiwalang lubos sa Diyos. Kasi maraming tao na hindi nila magawa-gawa ito. Marami sa atin nahihirapan pong ipagkatiwala yung lahat ng ating pangangailangan sa Kanya. Ano po, ang tandaan niyo po, ang pananampalataya ay lalago no po sa ating mga buhay kung alam po natin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating mga pangangailangan. So you have to trust God for all your needs. No? Sabi nga eh, begin by asking Him in prayer. Casting all your cares on Him. Hindi naman sinabing some of your cares eh. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 7, kailangan ipagkatiwala mo sa Kanya lahat ng iyong pangangailangan. Ngayon, pagkatapos mong mag-pray, itong mahalaga, maging conscious ka that His love and favor is upon you. Pagka inilagak mo na ang iyong kabalisahan sa Panginoon, iwanan mo na sa Kanya. Siya na ang bahala doon. Ang mahalaga ay nanalig ka sa Kanyang mga salita at namumuhay ka ayon sa Kanyang kalooban. Panghuli, ito po, no? Know that His righteousness will give you all your needs. So, dito papasok na yung pamumuhay. Talaga po yung sinasabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 4, verse 4. Man should not live by bread alone, but from every word that proceeded from the mouth of God. Una po muna ang atin pong spirit. Pagka po ang ating spirit po ay nabusog ng salita ng Diyos, saka lamang po, maapektuhan nito yung lahat ng area ng ating buhay. Kadalasan po ang concern natin kaagad ay yung mga material needs. Ba't hindi natin munang pakainin yung ating pong espiritu ng salita ng Diyos? At alam niyo po, when you are spiritually connected to God, lahat ng needs mo ay kinakatagpo po ng Panginoon. So malinaw po sa Biblia, ano po, we must learn to trust God for all our needs. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning!